Nasigurado niyo bang walang nakasunod sa atin? Wala, General. Anong nangyari sa lakad niyo? Lo, sa tingin ko mahirapan tayo hanapin si Gardo. Tatadhu ng mga checkpoint, General. Bantay sarado lahat ng mga lugar. General, kailangan makahanap po tayo ng ibang paraan para mahanap si Gardo. Teka, bakit kayo bumalik dito? Paano kung nasundan kayo? Sarili niyo lang ba talagang iniisip ninyo? Ano bagong problema na naman ang dala ninyo? Focus on the hotel surrounding areas. Marami tayong checkpoint na kakalat kaya siguradong hindi pa nakakalayo si Dalisay. Yes, sir! Mayroon talaga itong sitwasyon na ito para kay Aling Virgie. Ayaw na nilang madamay pa sa gulo. Pero malayo mangyari yun hanggat nandito tayo. Sana nga lang, meron tayong ibang lugar na malilipatan. Para hindi na kayo madamay ni Virgie, Teddy. Libre naman kayo maniniraan dito sa bahay namin. Hanggang kinakailangan. Pero sangayon ako sa asawa ko. Walang mapupuntahan ang paghahanap niyo kay Cardo. Puro panganib lang ang dala niya. Aling Virgie, bakit ayan na? Kukumbinsihin mo ba ako na tama ang ginagawa ninyo? Kukumustahin kita. Napakarami nang nangyari, hindi na kita... Hindi man lang kita nadamayan sa pinagdadaanan mo. Aling Virgie, alam mong nawalan din ako ng anak. Kaya naiintindihan ko kung nararamdaman. Alam natin pareho yung sakit na dadali natin hanggang habang buhay. Gusto kong ipaalala sa'yo. Kasama niyo lang ako ni Magdedi palagi. Mag-usap tayo, Diana. Kaibigan sa kaibigan. Gaya ng dati. Teddy, pwede ba tayo mag-usap? Ano yun, General? Alam ko na masakit para sa iyo ang nangyari kay Aliana. Pero masakit din yun para kay Cardo. At kaya siya umalis ngayon dahil gusto niyang mahanap ang hustisya para sa pagkamatay ng kanyang asawa. Gusto ko rin bigyan ng hustisya si Aliana. Pero alam ko na hindi si Cardo ang makakapagbigay nun. Alam ko, naiintindihan mo ako. At alam ko na mas nakakapag-isip ka kumpara sa kanilang lahat. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Diana. Diana. Tigilan niyo na to. Lahat ng ito, walang patutunguhan ng pakikipaglaban ninyo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya bitawan ang laban na ito. Hindi ko kaya. Bakit ka pa pumunta rito? Walang tayong dapat pag-usapan. Teddy, hindi lang ito tungkol kay Aliana o sa atin o sa iyo ni Cardo. Tungkol ito sa pagpigil ng kasamaan na lumalaganap ngayon sa ating lipunan na sumisira at nagpapahirap sa ating bayan.
Alam mo yun, Teddy. Matagal mo nang isinusulat yun eh. Para mapamukha mo sa mga tao at magising sila sa katotohanan. Yun din ang pinaniniwalaan ko, General. Pero hindi ako lalaban na kasama si Cardo. Hindi na. Oh, pagpapatuloy niyo pa rin ba yung paghahanap kay Cardo? Kailangan naman, Ramon. Paano pa paano si Cardo eh? Hindi natin alam kung kamusta siya ngayon. Kung mapalaban man siya, kargado naman yun. Matagal ko na kilala si Cardo. Kahit kailan, hindi niya tayo pinabayaan. Kaya dapat ganun din ang gawin natin sa kanya. Dapat hindi natin siya pabayaan. General, kamusta usapan niyo ni Aling Virgie? May pinakiusap siya sa akin. Hiniling niya na itigil na natin ang pakikipaglaban natin. Pagpaumanhin ninyo, hindi ko kaya gawin yun. Sayang ang lahat ng paghihirap niyo sa kamay ni Lily at Arturo. Ganun pa rin siya. Gusto pa rin niyang tulungan si Cardo. Virgie, hindi na natin papabago si Diana. Ihayaan na natin siya sa mga desisyon niya. Nakausap ko rin si Teddy. Hindi niya tinatalikuran ang pakikibaka. Gusto niyang ituloy yun. Ang hindi niya lang daw magagawa ay ang lumaban na kasama si Cardo. Kailangan ka lang natin desisyon niya. Pero kasama rin naman sila sa pinaglalaban natin. Hindi na pwedeng maulit na may mga inosenteng tao ang madamay dahil sa kasamaan ni Lily at ni Arturo. Hindi man tayo nagtagumpay ngayon, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap si Cardo.